Pharmacy assistant sa Camarines Norte natimbog sa entrapment operation ng CIDG. Tutukan yan sa report ni Dayan Loqueliano. Nalambat sa isinagawang entrapment operation ng Camarines Norte Anti-Cybercrime Response Team ang 33 taong gulang na pharmacy assistant matapos umanong gawing modus ang paghingi ng pera sa mga nagnanais na makapasok sa Philippine Army gamit ang pangalan ng dating asawang sundalo. Papasok na sana sa pinagtatrabuhang pharmacy ang suspect na kinilalang si alias Emma nang madakip ng otoridad. Itong suspect natin nagpapanggap na yung dating niyang asawa na itong mga hinihingian niya ng pera, sinasabi na tutulungan niya makapag-apply sa army. So hinihingian niya ng pera, yung iba nakapagbigay na ng 20,000, yung isa 7. So ngayon may kulang pa, nasabi niya nakapagbayad na siya dun sa uniform. Ito yung hinihingi niya. Ang istilo umano ng suspect, kakaibiganin ang mabibiktima. Gaya na lang ng ginawa nito sa isang alias Mio na mismong katrabaho ng suspect. Tapos nagduda na po ako noon. Ayoko lang tiwala kasi ako kasi katrabaho mo. Tapos close kami nung tao. Tapos nung naghingi pa siya sa uniform, sobra nang nagduda ako kasi ang alam ko kasi libre talaga ang uniform pag nagpumasok ka dyan. Bali po ang nabigay ko sa kanya, nasa 7,900. Ganito rin ang sinapit ni alias Renz na umano'y nabiktima rin ng modus na ito. Naisa na niyang makabalik sa serbisyo bilang dating sundalo, ngunit hindi rin siya nakalampas sa panluloko ng suspect. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit nagawa din niya. Pero sabi niya sa amin is matutulungan daw talaga. Kasi yung unang-una, yung asawa niya is nasa serbisyo, tapos siya daw ay, yung asawa daw niya isang opisyal. Kasong estafa and usurpation of authority of RPC in relation to RA 10175 ang kakaharapin ni alias Emma na nakadetain ngayon sa DAET PNP. Habang posible ring makasuhan ito ng kasong identity theft dahil sa paggamit nito sa pangalan at litrato ng kanyang dating asawa para makapanloko. May paalala naman ang otoridad para sa mga nagnanais na makapasok sa Philippine Army at maiwasan ang ganitong pangyayari. Sa ganyan na mga pag-apply po, wala naman yan hinihinging bayad, yung mga processing fee. So kung sila ay mag-a-apply lalo na sa AAP, doon yan sa medical dispensary nila, libre yan, walang bayad dyan. Kahit sa government employee, kung mag-a-apply ka, walang hinihinging processing fee. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog.